Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa matter. Para sa araw na ito, ang aralin ay solid, katangian ng mga material o bagay na solid. Mga inaasahan, sa pag-aralan sa unang aralin ang tungkol sa katangian ng mga material o bagay sa paaralan at sa tahanan. Sa aralin na ito, aalamin mo ang tungkol sa solid na material o bagay na madali makikita sa ating kapaligiran. Ano nga bang solid? Alin kaya sa mga bagay sa paligid natin ang halimbawa ng solid na material o bagay? Pagkaraang pag-aralan ng aralin na ito, may kakayahan ka ng makilala ang mga bagay na solid, mailarawan ang mga katangian ng material o bagay bilang solid, at magpahalaga sa katangian ng solid. Bago mo umpisahan ang aralin ito, pagpapin muna ang sumusunod na pagsubok upang malaman kung gaano nakalawak ang iyong kaalaman tungkol sa paksa ng aralin na ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ano ang tamang pahayag tungkol sa solid? A. Ang hugis ng solid ang nakadepende sa sisiglan. B. Ang solid ay laging palutang-lutang sa hangin. Ang solid ay hindi nahahawakan. D. Ang solid ay may sariling hugis. Sige ang sagot? Ang tamang sagot? B. Ikalawang bilang, bakit laging ginagamit sa sisiglan o pambalot ang solid? A. Dahil ang solid ay hindi nagbabago ng hugis. B. Dahil matibay ang solid. C. Dahil ang solid ay nahahawakan. D. Lahat ng nabanggit. Pinasagot? Tamang sagot? D. Ikatlong bilang, nagbibigay ng mga food facts ang ating pamahalaan upang matutunan ang pangangailangan ng bawat pamilya habang nasa ECQ. Alin ang hindi kabilang sa halimbawa ng solid? Ipin ang sagot? Ang tamang sagot? B. Ika-apat na bilang, mahalagang inaalagaan natin ang ating kalusugan. Alin sa mga bagay na solid ang hindi nakatutulong upang mapangalagaan natin ang ating sarili? A. Sabon, B. Cepillo, C. Martillo, D. Tuwalya. Ipin ang sagot? Tamang sagot? C. Kalimang bilang, nakita mong nakakalat ang iba't ibang mga laruan ng iyong kapatid. Ano ang maaaring mong gawin? A. Iligpit ang mga laruan. B. Pabayaan itong nakakalat. C. Pulutin ito at itapon sa basurahan. D. Parehong tama ang A at C. Ito ang sagot? Tamang sagot? A. Sa palagay mo ba, nakakuha ka ng mataas? Kung tama ang lahat ng sagot mo? Magaling! Patunay ito na malawak na ang iyong kaalaman sa paksa ng aralin na ito. Maaari mo pa rin pag-aralan ito upang pagbalik-aralan ang mga nalalaman mo na. Maaari ka pang matuto ng mga bagong kaalaman. Kung mababa ang iyong nakuha, ayos na yan! Sadyang para sa'yo ang aralin na ito. Matutulungan ka rin itong maintindihan ang mga konsepto na maaari mong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung pag-aaralan mo mabuti ang aralin na ito, malalaman mo lahat ng mga kasagutan sa mga pagsasanay at marami pang iba. Handa ka na ba? Sa inyong aralin kahapon, mayroong iba't ibang katangian ang material o bagay na matatagpuan sa tahanan o paaralan. Natatandaan mo ba ang aralin? Lalahanin mo ito sa pamamagitan ng ating balik-aral. Narito ang halimbawa. Ang lapis ay maliit, matigas, magaan. Tukuyin ang katangian ng bawat larawan. Maglagay ng check sa mga katangian na mayroon ang mga ito. Unang bilang. Narito ang katangian ng paderno.
ikalawang bilang. Narito ang katangian ng durian. Ikatlong bilang. Narito ang katangian ng bulak. Ikaapat na bilang. Narito ang katangian ng kahoy. Kalimang bilang. Narito ang katangian ng salamin. Simulan na natin ang aralin. Ang mga gulay ang karaniwang panindahan sa Pasig Mega Market. Sa panahon ng pandemya, tanging na may quarantine pass lamang ang maaaring lumabas at pumunta sa mga pamilihan. Ang mga gulay, prutas at karne na nabibili sa palengke ay nagkakaiba-iba ng kulay, hugis, amoy, tekstura at bigat. Ang mga bagay na ito ay halimbawa ng mga material o bagay na solid. Nakikilala ba ninyo ang mga larawan? Madalas ba ninyong nakikita ang mga bagay na ito sa inyong tahanan o sa inyong paligid? Bukod sa mga ito na ating nakikita, maaari ba natin itong hawakan? Tama ka, maaari natin hawakan ang mga bagay na ito. Ano-ano ng material ito? Ang mga bagay na ito ay kabilang sa anyo ng matter. Ito ang solid. Ang solid ay anyo ng matter na madaling makita at laging kayang hawakan kung hindi ito mainit. Ito ay may sariling hugis. Hindi nagbabago ang hugis ito kahit ilagay mo ito sa isang tubiglan. Pansinin mo ang larawan. Hindi nagbago ang stuffed toy kahit ilagay mo ito sa kahon. Nananatili ang hugis ito kahit nakalagay o hindi sa kahon. Ang isang solid ay umuukupa ng espasyo. Umuukupa ng espasyo ang mga gamit tulad ng upuan, lamesa at cabinet sa loob ng isang sinisaralan o maging sa tahanan. Ang mga malalaking bagay ay nakakakuha ng mas malaking espasyo kaysa sa maliit na bagay. Pansinin mo ang dalawang larawan. Ano kaya ang mas mabigat? Solid ay may mas o bigat. Maaari itong timbangin upang malaman ang bigat nito. Nag-iiba-iba ang mas sa isang solid. Maaari mas marami ang bulak, ngunit mas mabigat pa rin ang bato. Maaari sukatin ang isang solid sa pamamagitan ng sukat at bigat nito. Grams at meters ang karaniwang panukat sa mga solid. Lalo pa nating dagdagan ang iyong kaalaman. Halina at sagutin ang mga pagsasanay. Kunin at sagutan ang gawain 1. Bilugan ang mga halimbawa ng solid. Kunin at sagutan ang gawain 2. Piliin ang naiibang katangian sa mga halimbawa ng solid. Lagyan ng etin ang naiiba. Kunin at sagutan ang gawain 3. Piliin ang larawang tinutukoy sa pangusap. Sulat ang sagot sa patlang. Upang maibuod ang aralin, kumpletuhin ang pangusap. Isa-isahin ang mga katangiang nakatutulong upang matukoy na ang isang bagay ay solid. Sulat ang mga salitang kailangan sa patlang. Narito ang mga sagot. Nakita
Pagkikita natin kung paano ang iba't ibang material sa bagay na solid ay nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw, paano mo iniingatan ang iyong sarili? Ang pag-iingat sa sarili nating kalusugan ay napakahalaga. Hindi natin magagampanan ang araw-araw nating gawain at mga nais gawin kung tayo ay may sarili. Kaya napakahalaga na matutuhan natin ang personal hygiene, ang pagkakaroon ng sariling gamit upang maiwasan ang magkahawaan. Alin solid na mga bagay kaya ang hindi mo maaaring ipahiram sa iba at ito'y para lamang sa iyong sarili. Siguhin ang iyong sagot sa mga kahon. Narito ang ilang mungkahing larawan. Nagkaroon ba kayo ng parehas na larawan tulad sa halimbawa? Alamin natin kung may natutuhan kayo sa ating aralin. Piliin ang tamang sagot, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ano sa mga sumusunod na pangungusap ang totoo tungkol sa solid? A. Ang solid ay uri ng matter na hindi nakikita. B. Ang solid ay walang tiyak na hugis. C. Ang solid ay may bigat at umuukupa ng espasyo. D. Ang solid ay hindi nahahawakan. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod na larawan ang hindi kabilang sa halimbawa ng solid? Ikatlong bilang. Alin sa mga halimbawa ng solid ang hindi natin maaaring ibahagi o ipahiram sa iba? Ikaapat na bilang. Kaakibat ng tinatawag natin new normal, alin halimbawa ng solid ang hindi natin maaaring gamitin sa ngayon? Ikalimang bilang. Ang paglalaro sa labas ng batang katulad mo ay pinagbabawal sa kasalukuyan. Ano ang mga gawain maaari mong gawin sa loob ng bahay? A. Tumulong sa gawaing bahay. B. Maglaro sa loob ng bahay kasama ang mga kapatid. C. Magbasa ng aklat. D. Lahat ng nabanggit. Narito ang mga sagot sa mga gawain at panako sa pag-usulit. Aking pinagagalak ang iyong aktibong pakikinig at panunood.